kapapurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manakan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kaganda kang loob mo, kami nawa ay makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag magagalit, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't talikdan ninyo ang iyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito,
ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong yan ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kung inaakala ni naman na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ganito ang pagka-relihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at ang babaeng balo sa kanilang kahirapan. Ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Iyong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at tinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. Kahit anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Magsitayo po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutukon kami sa iyo. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamangkik na kipuin ito. Inakay
ni Jesus ang bulag sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling kinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. May isang taong bulag. Bakit nakakita muli ng maliwanag itong bulag? Kasi dinala siya ng kanyang mga kaibigan kay Jesus at ipinimangkik nila kay Jesus na pagalingin ito. Sapagkat dinala nila ang bulag kay Jesus, pinagaling ni Jesus itong bulag. Kung hindi siya dinala kay Jesus para pagalingin, hindi siya muling nakakita. Inilapit kasi kay Jesus itong bulag, kaya muling nakakita itong bulag. Ang ibig pong ipaalaala sa atin ng Ebanghelyo, kung mayroon tayong mahal sa buhay na may sakit o may kapansanan, ilapit natin ito kay sa ating Panginoon. Hilingin natin ang Panginoon na pagalingin siya. Gagaling ito sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dalhin natin ang lahat ng ating mga may sakit o may kapansanan sa ating Panginoon para sila ay gumaling. Magsitayo po ang lahat. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang ating tugon, Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalihin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat, naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nawa ay dalisayin at panibagugin ng aming gaganaping pag-aakin. Kami nawa itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinugod. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadikalaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga
inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkon sa daing ng mga at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipa bulan, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo na laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati